Samantala sa pag-iikot ng mga taga-Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Batangas, nabisto na sobra sa suggested retail price ang ilang bilihin. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. ₱18 lang ang suggested retail price o SRP ng isang litro ng isang brand ng mineral water. Pero sa pag-iikot ng DTI at DA sa isang supermarket dito sa Batangas City, $22.75 ang bentahan. Mas mahal ito ng halos ₱5. Ilan pang mineral water dito ang mas mataas ng ilang sentimo sa SRP? $15.40 ang maximum. So $15.50 kayo, no? So, ano po yon? Violation po yon. Maging ang asukal, overpriced din ng $150. Yeah, maximum $55. Maximum. Ibaba nyo na. Kaya na-issuehan ng notice of violation ang nasabing tindahan. Katwira ng OIC ng supermarket. Branch lang sila at galing sa head office nila ang presyo. Hindi rin daw nila alam ang mga SRP. Kung ano po yung binabato lang sa amin na ano na price, yun po talaga yung inaano namin, pinapa-implement namin sa store. Ang mamimiling ito, napansin daw ang pagtaas ng presyo ng sardinas. Yung nakukuha ko ay 15. January 13 nang magpatupad ng price freeze ang DTI sa buong probinsya ng Batangas. Ito'y para matiyak na walang negosyante ang mananamantala. Sa Batangas City Public Market, halos magkasing presyo ang karne ng manok at baboy na nasa 170 hanggang ₱180 lang kada kilo. Bagamat ito na raw talaga ang presyo nila bago pa man pumutok ang bulkang Taal, nagtataka ang DA dahil nasa 70 to ₱80 lang ang farm gate price ng manok. Kaya nasa 130 hanggang 140 lang dapat ang presyo kada kilo. Now we have to check bakit ganoon ang presyo dito sa Batangas. Is it from the source already? Mura nga ang karne ng baboy. Ang problema naman, walang NMI IS certificate. Sa eruption ng Taal, naapektuhan ba yung negosyo natin? Hindi naman. Kaya nasabihan ang ilan sa kanila. Mula rito sa Batangas City, Marisol Abdurrahman, GMA News.